Paano mo pinalalalim ang iyong pananampalataya? Mapagpalang araw ng Martes, ginigiliw kong kapanalig. Pasalamatan natin ang Diyos sa handog niyang pananampalataya na pinalalalim ng kanyang banal na salita. Hindi nga sapat na mabinyagan tayo sa Kristiyanong pananampalataya. Kinakailangan din natin itong payabungin sa pamamagitan ng pag-aaral ng salita ng Diyos, ng katesismo ng ating inang simbahan upang maging malalim, makabuluhan at may saysay ang ating sinasampalatayanan. Ito po muli si Sister Lines ng Daughter of St. Paul. Pakinggan na natin ang patuloy na pagpapaliwanag ng Panginoong Hesus kay Nicodemo tungkol sa pananampalataya sa mabuting balitang iyon. Sinabi ni Hesus kay Nicodemo, "Huwag kayong magtaka, dahil sinabi ko na kailangan ninyong isilang mula sa itaas. Umiihip ang hangin saan man ito ibig, at naririnig mo ang ihip nito, subalit hindi mo alam kung saan ito galing at kung saan papunta. Gayon nga ang bawat isinilang sa Espiritu." "Paano po pwede ang mga ito?" "Nicodemo, guro ng Israel ka pa naman, at hindi mo alam? Talagang-talagang sinasabi ko sa iyo, alam namin ang aming sinasabi at pinatototohanan namin ang aming nakita, at hindi pa ninyo tinatanggap ang aming patotoo. Hindi kayo naniniwala kung mga bagay sa lupa ang sinasabi ko sa inyo, kaya paano kayo maniniwala kung mga bagay sa langit ang sasabihin ko sa inyo? Walang umakyat sa langit maliban sa bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. Kagaya ng pagtataas ni Moses sa ahas sa ilang, gayon din naman kailangang itaas ang anak ng tao upang magkaroon ng buhay na walang hanggan ang bawat naniniwala sa kanya." Fides, querens, intellectum, o pananampalataya naghahanap ng pangunawa. Ito ang motto ni San Anselmo na kilala din bilang isang pilosopo. Sinasabi ni San Anselmo na mas magkakaroon ng kabuluhan ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng malalim at may pagmamahal na paghahanap natin sa Diyos. At sabi pa nga ng isang pilosopo, hindi natin kayang mahalin ang hindi natin nauunawaan. Sa ating mabuting balita, narinig natin si Nicodemo na nagtungo kay Jesus upang magtanong tungkol sa kanyang ipinapangaral. Naghahangad si Nicodemo na maunawa niya ang tinuturo ni Jesus upang tulungan niya ang kanyang sarili na sumampalataya. At dito ipinahayag ni Jesus ang katotohanan tungkol sa kanyang sarili, ang kamatayan na nagbibigay buhay at bagong buhay para sa sumasampalataya. Mga kapanalig, paano natin pinapalalim ang ating pananampalataya? Naglalaan ba tayo ng panahon at pagpapahalaga sa pagpapalawak ng ating pagkaunawa sa ating sinasampalatayanan? Nawa magkaroon tayo ng pagpapahalaga sa pag-aaral ng salita ng Diyos sa ating pananampalataya. Manalangin tayo. Panginoon, pagkalooban po ako ng masidhing pagnanais na matutong sa iyong mag-aral katulad ni Nicodemo. Makapaglaanawa ako ng panahon araw-araw na magbasa, mag-aral at magnilay ng iyong banal na salita. Nang tumimo ito sa aking puso't kamalayan at maisabuhay sa tulong ng iyong banal na Espiritu. Amen. Mga kapanalig, support Pauline's online ministry. Subscribe, like, and follow us on Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, Spotify, Google, and Apple Podcasts. Maraming salamat po. At sa lahat ay may message sa amin na humihingi ng panalangin para sa iba't ibang intensyon. Asahan po ninyong ipinagdarasal namin sa Diyos ang inyong mga kahilingan. Ito po muli si Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nagpapaalalang sa patuloy nating paglalakbay sa buhay, mga aral ng Panginoong Hesukristong muling nabuhay, laging gawing gabay.